Good morning mga kapigmate. So may lilinawin lang tayo about sa grower pits mga kapigmate. Ha? Yung sinasabi ko po na hindi maglalagas ng balahibo yung baboy nyo pag naka-grower pits kayo mga kapigmate. Laging kondisyon, saka yung malaki yung katawan ng baboy nyo. Sabihin natin na hindi siya payat, hindi mamamayat yung baboy nyo kahit konti lang pakain nyo basta naka-grower pits kayo mga kapigmate. Lilinawin ko lang po yung about dun sa paglalagas ng balahibo mga kapigmate. Na ang pakain ay grower. Yung mga kapigmate, yung pagpapakain ng grower mga kapigmate sa naglalagas na ang balahibo mga kapigmate, ha? Sabihin natin na ngayon lang kayo nagpakain mga kapigmate ng grower, 'di ba? Halimbawa, ginaya niyo 'tong ginagawa ko. Ngayon lang kayo nagpakain ng grower tapos nag-e-expect kayo na hindi na maglalagas ng balahibo yung baboy niyo, hindi papayat at sabihin natin na laging kondisyon yung baboy niyo. Hindi ganoon mga kapigmate. Yung mga sinasabi ko na hindi maglalagas ang balahibo, maganda yung katawan ng baboy nyo pag talagang nakapix kayo sa grower mga kapigmate. Pero kung mga baboy nyo ay payat mga kapigmate, mga payat silang lahat, tapos sabihin natin mga naglalagas ang balahibo mga kapigmate, matagal-tagal po yan mga kapigmate, kahit mag pure grower kayo, makakaranas pa rin po kayo ng paglalagas ng balahibo ng inahin nyo, pamamayat, at sabihin natin na yung hindi kondisyon yung inahin nyo. Makakaranas kayo niyan mga pigmate sa loob ng 3 buwan. Pero kung grower naman kayo mga pigmate simula't sa pool, yun ang gusto kong ipaliwanag sa inyo ng ayos na medyo nahihirapan ako paliwanag. So ganito, yung kung gusto niyo yung hindi kayo makakaranas mga kapigmate ng paglalagas ng balahibo at sa pamamayat mga pigmate, kung simula't sa pool, grower po kayo. So ako, itong sa akin side na to, kaya may mga payat tayong inahinong nakaraan, kahit nag-grower pits na tayo mga kapigmate, matagal-tagal po yan bago ma-develop yung katawan nila at bago mangyari yung sinasabi ko, pag naka-pure grower ka, hindi maglalagas ang balahibo ng inahin mo, hindi papayat, at lagi pag nagwalay ka, mga 3 to 5 days lang na maglalandi agad inahin mo mga kapigmate. Yung ganong sitwasyon mga kapigmate, ganong senaryo mga kapigmate, ay sabihin natin matagal na grower ka talaga. Simula sabihin natin na yung mga katawan mo, mga katawan ng inahin mo mga kapigmate, sabihin natin na grower ka talaga tapos maganda yung katawan mo, tapos nagbuntis yung mga inahin mo, nagbuntis sila, nanganak, tapos nagwalay na naka-grower ka mga kapigmate, yun doon nangyayari po mga kapigmate yung 2 to 3 days hanggang 5 days lang po maglalandi na yung baboy mo, doon po nangyayari. Pero kung sabihin natin na bigla ka nag-grower, kasi nakita mo tong vlog ko, nag-grower ka, siguro napag-grower ka sa loob ng 1 buwan. Nagsimula ka mag-grower, mga kapigmate, sabihin natin na nag-grower ka, nagpapadede yung inahin mo, sabihin natin, grower mo kasi nagpapagatas na yung inahin mo. Tapos pag nagwalay, mag-expect ka doon na maglalandi agad yung inahin mo. So mga kapigmate, depende sa inahin nyo. Kung sanay yung inahin mo sa mga pigs na darak, tahop, yung mga pure pigs nga na may mga mix na na mga tahop, sabihin natin 1 kilong pigs, 1 kilong darak, mga ganun yung pakain mo dati, tapos nagpalit ka, nag-pure grower ka sa mga inahin mo mga pigmate. Tapos, nung nagwalay, mag-expect ka na maglalandi agad. Mga kapigmate, hindi po ganun. Hindi po, pag nagpalit ka agad, hindi po yun magic mga kapigmate. Walang magic sa ganun mga kapigmate. So, pag nagpakain ka ng ganun, pagkawalay mga kapigmate, sabihin natin, makukondisyon yung inahin mo. Pero, kung ang balahibo, kagaya nito mga kapigmate, makapal pa yung balahibo nito. So mga kapigmate, sa baboy nyo, pag makapal yung balahibo, ito mga kapigmate, pag makapal yung balahibo ng baboy, may tendency pa to na magpalit ng balahibo. So bali ngayon, nakailang buwan pa lang tayo mag-sip ng pero kahit makapal yung balahibo nito mga kapigmate, basta yung ma-perfect ko yung kondisyon ng inahin na hindi bababa ng 3 kilo yung pakain niya hanggang sa magwalay siya mga kapigmate sa pure grower mga kapigmate. Kahit makapal ang balahibo nito, hindi po to maglalagas ng balahibo mga kapigmate. Hindi po yun maglalagas ng balahibo. Pero kung ang pakain mo naman mga kapigmate, may mga mix-mix, tapos makapal na nga ang balahibo ng baboy mo, tapos sabihin natin na kung saka ka lang nagpalit ng grower, tapos nung nag-grower ka, tapos nagwalay ka ng BX sa inahin, nag-expect ka na maglalandi agad. So hindi po ganun mga kapigmate. Condition lang po muna inahin. So kagaya nga ngayon, itong anong to, nung nagbuntis po to, ay naka-ano pa ako mga kapigmate, naka-developer papakain ko. 3.5 kilo per day, yun ang pakain ko dito sa inahin ko. Tapos nung malapit na siya manganak,
sakalang po ako na grower. Pero dito mga kapigmate, kaya ko po itong mapalandi agad. Kaya ko po itong mapalandi agad. Pero yung iba dyan mga kapigmate na sa senaryo na ganito, tapos ginaya nyo yung akin na makakapal yung balahibo ng ina nyo na grower kayo, marami mga kapigmate, tingin ko hindi nyo agad gayang palandiin yung baboy nyo. So mangyayari lang yung mga kapigmate, kunwari nagkawalay na to, mangyayari lang yung pag nag-grower kayo tapos kinontinue nyo yung grower tapos naglandi ulit siya, tapos napakastahan nyo hanggang manganak siya, hanggang magwalay siya, doon yung mararanasan mga kapigmate na yung pagkawalay na pagkawalay, maglalandi agad. So parang nandito sa isa nating inain at si Cookies, kasi nag-grower tayo dito, ay ano to mga kapigmate ah, yan. Dito kay Cookies mga kapigmate, mapapansin nyo, hindi pa masyadong ano yung katawan niya. Tingnan yung balahibo nito, papalit pa ng balahibo. So nag-grower feeds ako dito mga kapigmate, galing sa developer, nagpapadedi na po to si Cookies. Yan, nagpapadedi po siya. Kaya doon sa pagpapadedi niyang yon, opo, ano to, naglandi agad siya mga kapigmate. 5 days lang simula walay, naglandi. Pero hindi ko po siya pinakastahan. So naglandi pa. Kasi ang ano ko nun mga kapigmate, yung paglalagas niya ng balahibo. Kasi kutob ko na nito, pagka ano nito, mga 2 weeks lang after magwalay, maglalagas na ng balahibo. So bali ngayon, naglagas siya ng balahibo mga kapigmate, nag-start na 2 weeks talaga. Ngayon, bali 3 weeks na ngayon, hindi pa tapos maglagas ng balahibo. So kaya sinasabi ko sa inyo, hindi po magic na pag nag-grower kayo, maglalandi agad yung baboy nyo. Hindi po ganun mga kapigmate yan, no? Hindi po ganun. Yan. Magpapalit pa po ng balahibo yan. Pero, dahil grower na tayo dito mga kapigmate, ito, pag naglandi ito ngayon, kasi tansya ko dito bago maglandi, mga 3 weeks o kulang-kulang isang buwan mga kapigmate, after walay saka siya maglalandi. Yun ang target ko nito. Pero pag naglandi siya mga kapigmate, dahil grower na tayo, magbuntis siya hanggang sa manganak, tapos naka-grower lang tayo, hanggang sa magwalay, naka-grower lang tayo mga kapigmate. Pag susunod na walay nito mga kapigmate, yun, hindi na po ito maglalagas ang balahibo. Ganon po ang ano sa grower mga kapigmate. Ganon po yung ikot sa pagpapakain ng grower mga kapigmate. Hindi po magic yan. So sa akin, bali ngayon ay 3 buwan na ako. Dalawat kalahating buwan na ako nag-grower mga kapigmate. Hindi pa tapos yung cycle. Pero kung umabot tayo mga kapigmate na 4 to 5 months na grower lang pakain natin sa inahin natin, yun, doon tayo makakaranas na hindi na maglalagas yung balahibo ng inahin natin. Pero may mga kondisyon din yan. Sa inahin na nagpapadede mga kapigmate, para maglandi agad yung baboy nyo, hindi dapat bababa 3 kilo per day ang nakakain na nagpapadede. Hanggang 4 kilo po yan. Ang kaya lang kasi ubusin ng inahin yan, sagad na kahit nagpapadede siya, 4 kilo mga kapigmate. Hindi kagaya ng lactating feeds na umaabot ng 6 na kilo per day. Para lang masuportahan ng gatas ng inahin. Sa grower po mga kapigmate, malakas ang gatas ng inahin, 4 kilo lang ang kaya ubusin ng inahin. Pag ginawa nyo ng 5 kilo, ikit-ikit po yung inahin na yan. Tapos kung hindi lang magtatay mga kapigmate yung inahin, pati biik nyo, magtatay rin. So yun po ang grower, yun yung mga naranasan ko sa pag-alaga ng baboy yung mga kapigmate. Nag-grower yung pakain ko. Yung nasabi ko nung nakaraan mga kapigmate, nung grower ang pakain ko, noon yung kay Lucky. Kasi simula dumalaga yung mga kapigmate, grower feeds na talaga ako. Hindi ako nag-stating feeds, tapos naglalactating ako pag sobrang taba ni Lucky. So doon ko mga kapigmate, doon ko naranasan na hindi naglagas ang balahibo ng inahin ko na si Lucky. Ni minsan, basta grower feeds ako. Pero nung may nagsabi sa akin na, sir, hindi mo ba sinusubukan ng stating, subukan mo muna. Bago ako magpaka-focus sa grower. So yun mga kapigmate, isang cycle o isang pagbubuntis ni Lucky, bago siya nagbuntis mga kapigmate, nag-chase ako ng feeding. Bili ako ng gestating na pilmeko. So yun ang ano ko. Nung nagbubuntis siya mga kapigmate, papansin ko, yung katawan niya, pumapayat. Pumapayat mga kapigmate ha. Ang pakain ko noon mga kapigmate, kasi ang alam ko standard sa pilmeko na ganun, 2.5 kilo per day sa inahin. So ginawa ko 2 kilo lang. 2 kilo ah, talagang pumapayat. Nagmamas na ako sa okay naman to, pumapayat siya. Pero nung ang hindi ko matanggap noon mga kapigmate, nung nanganak siya, naglactating din ako noon, gawa ng sa pilmeko, lactating na pilmeko. Tapos ang pakain ko sobrang dami mga kapigmate. Sobrang dami. Umabot ng 6 kilo.
Minsan umaabot pa ng 7 kilo yung pakain ko sa inin. Sinasagad ko ng kain pero yung inahin, okay lang sa kanya. Kahit sobrang nakalactating siya, ganun karami. Basta sinasagad ko lang na 6 kilo lang. Sinubukan ko lang minsan na mag 7 kilo pero hindi nagtayo yung inahin. Tapos yung mga biik, mga kapigmit, okay lang din. So, hindi nagtai dahil sa sobrang dami ng pakain ko sa inahin. Pero yung mga big mga pigmate, nagtai kaya lang madali ko naman naagapan kasi alam na natin yung technique diyan. So konting bawas lang ako doon pag nagtatay yung inahin, tapos tinatanggalan ko lang ng tubig yung pits. So ganun lang mga kapigmate pag nagtatay yung inahin. Ang masaklap nito mga kapigmate, after walay. Yun na nga. Nung nagwalay ako mga kapigmate, nag-e-expect ako noon na maglalandi agad ha. Lalandi agad, sabi ko. Ano na? Ilang araw kaya to? Sabi ko siguro mga 1 week to. Ba, nung ano mga kapigmate, pagkawalay na pagkawalay ko mga kapigmate, 3 days pa lang nakita ko, naglalagas na ang balahibo ng inahin ko na si Lucky. Yun mga kapigmate, talagang saklap. Ang pinakamahirap pa nito mga kapigmate, pag naglagas ang balahibo ng inahin mo mga kapigmate, 1 month ang pinakamabilis. 1 month ang pinakamabilis na maglandi, ano, yung sabi natin na maglandi, na mapapakastahan mo at mabubuntis. Yung pinakamadali ha. Yung pinakamahirap niyan mga kapigmate, yung maglandi yung baboy mo pero hindi yung kondisyon yung inahin, yung hindi kondisyon yung inahin nyo, pag pinakastahan nyo hindi mabubuntis. So kaya gano, kaya pag naglagas ang balahibo ng inahin nyo mas mga kapigmate, mas maganda palampasin nyo muna or kondisyon mo nyo muna yung inahin. Huwag nyo pakastahan agad kasi kung mabuntis man yan, kokonti ako. Mas maganda yung kondisyon yung inahin nyo mga kapigmate. So yun po yung experience ko sa paggamit ko ng grower. Kaya yung iba, wala pa naman nagsasabi sa akin na hindi totoo sinasabi ko kasi mga nakikita ko naman comments sa mga vlog natin ay puro positive comment naman. Uunahan ko na lang kung may magiging basa tayo na sasabihin hindi totoo. Kasi ako experience ko yung ganun, hindi totoo na maglalandi agad ang inahin pag grower ang pakain mo kung galing sa ibang pigs yung baboy mo. Galing ka sa pagtitipid, galing ka sa pagpapakain ng pigs na may mix na tahop, darak, ganun. Matagal mga kapigmate bago nyo maranasan yung paglalandi agad ng baboy kung gagayahin nyo yung tekniko. Mga 3 to 4 months na naka-pure grower kayo sa mga inahin nyo bago nyo maranasan yung mga sinasabi ko. Pero, sa pagkukondisyon mga kapigmate ng baboy, effective na effective ang grower. Yan mga kapigmate. Yun, effective na effective. Ang mga piglet natin, 14 days. Ang mga tulog na tulog. So, walang nagtatae. Pag ang tanda nyo mga kapigmate ha, pag ang mga piglet ay laging tulog mga kapigmate at hindi nag-anog na gusto laging dumede, ibig sabihin malakas ang gatas ng inahin. So sa pakain natin ngayon sa inahin natin, update ko kayo mga kapigmate. Pakain na natin dito sa inahin natin, 4 kilo per day. So yun na, tumaas na 4 kilo. Yun na sagad ko mga kapigmate, 4 kilo. Kaya sa pagpapakain ko ng pigs, mas matipid yung pigs kasi same price lang naman yung lactating sa grower dito sa amin. Mas nakakatipid ako sa dami. Sa dami ng pigs na pinapakain ko. Hindi ako nakakatipid sa presyo ng pigs. Nakakatipid ako sa dami. Sabihin natin kung sa lactating tayo, 6 na kilo ang kaya kainin ng inahin sa 11 to 14 heads na ganito. Pero sa atin, 4 kilo lang. So kasabay na nun mga kapigmate, pinapataba ko rin yung inahin natin kasi payat siya. So yun. Yun lang mga kapigmate. Maraming salamat. Mga kapala. Maraming salamat mga kapigmate. Maraming salamat. May i-shoutout sana ako, nakalimutan ko ang pangalan. So yun lang. Maraming salamat.